Walang oras po mga kaps, no, mga kapatid, katotohanan natin pag-usapan. Nandito po yung kapitan, Cap Romel A. Palma. At nandito po tayo ngayon para sa isang napaka, on the spot, impromptu interview po sa isang Islam na naging Katoliko na sa ngayon. Brother, ano po yung ating pangalan? Brother Jericho Cabe. Ano po yung ating dating pananampalataya? Galing pa po sa Prambasilan, Subalit. Ang aming tribe po, Yakan tribe. Yakan, okay. Po. So ano po yung religion mo noon? Islam. Islam. At ngayon, ikaw ay? Naging Roman Catholic. 10 years na po ako. Wow! Great! Nakapabinyag ako noong November 27, 2012. Wow! Sa pamamagitan po ni Father Louie at Bishop Romulo Panies. Wow! Sa Lapon, sa Buka City. That's great. Paano mo na-embrace o niyakap yung pananampalatayang Katoliko? Para sa akin lang po, gusto ko mahanap kung ano bang meron sa simbahan Katoliko. Bakit patuturuan kami gagamit ng itak at saka mga yung baril para makapatay kami yung sinong naniniwala ng Jesus Christ is Lord? Okay. Bakit ayaw ko na palagi magdala ng itak at saka baril? Kasi gusto ko makauna ko ng friend. Kaya di ko dinala yung mga itak at saka mga baril. Hanggang nakarating ako sa Sampunga City, mga naging kaibigan ko, mga Romano Katoliko, yun ang nakita ko na wala palang galit o hinanakit yung mga Romano Katoliko sa mga Islam. At saka pagdating ng panahon na iisin natin na nakatrabaho ako doon sa Cagayan de Oro, nakaawa ko si Sir Emilio, siya palagi mag-pray over sa akin, deliverance, healing. At ang naging spiritual director niya pala si Father Heron at saka si Father Molinar. At saka doon ako nakapag-encounter ng Life Spirit Seminar, Healing of Unbroken Curse. Opo, Healing of Unbroken Curse, Healing of the Family Tree, at saka yung spiritual warfare. Yun, hanggang nakarating ako dito sa Cebu, dinala ako ni Brother Noe Dura, yung pastor nating Roman Catholic, nag-deeper kami sa mga doktrina. Kaya nakita ko na akala ko magpapari ako, kaya nakapag-aral ako ng 3 years lang sa OAD, pero hindi pala ako para doon. Seminar ka sa pagpapari? Sa seminaryo po, taon ko sa OAD. Kaya lang, lumabas ako kasi yung mga benefactor ko, naghinto rin. Kaya bumalik ako sa ministry na mga converted, kasi buhay pa yun si Cardinal Vidal, sabi niya, mag-share, bakit kayo naging Katolik? Yung conversion story mo? Yes, conversion. Okay, that's good. Yan ang pagkatapos ngayon, nakakandap ng mga permitting, Bible study, mag-share, lalong-lalo na po yung mga magkapatid natin, labi na family, pero walang deeper kaalaman about sa Roman Catholic Church, about sa mga sakramento. Kaya yun, hiling ko rin po sa mga Roman Catholic, kagaya ng mga kapatid natin, na ipatuloy yung pagdarasal kasi walang imposible. Wow, that's great. Eh, ano naman po ngayon ang masasabi mo sa mga kapatid mo na dating mga kasamahan mo, na mga Muslim na ngayon ay pwedeng baka makinig sila, baka mapanood nila, o ano mo pwedeng pinsahin mo sa kanila? Yung iba, kung may mga hatred pa sa Roman Catholic o sa mga Katolik, o may hatred pa sila sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, naway pwede pa sila mag-research o tinatawag natin deeper ang katotohanan na back to the ano po, yung sa unang panahon, ano, saan galing yung simbahang Katoliko, who is the founder of Roman Catholic, ano naman yung Islam. Pero hindi ako makikibati sa kanila, hindi na ako makigano sa kanila, pero naway, papalain ng Panginoon sila na mag-deeper sila sa kanilang mga pananampalataya. Kasi kailangan talaga po yung pray back. Yes. Pray back. Kahit sabihin natin sila na nandiyan sila for the glory of God, subalit, ang tanong, totoo ba? Yan ang simbahan ng kanilang
na sinasamba na ang tunay pang Diyos ang kanilang sinasamba. Na para sa akin ngayon, 100% Jesus Christ, Lord. Yes. Yun. Amen. Maraming salamat po mga kapatalik. Yan. Hanggang sa muli. Tayo po ay napapanood sa katotohanan ng ating pag-usapan. Ano po yung mga masasabi, ano po yung masasabi mo sa viewers natin sa katotohanan ng ating pag-usapan? Kasi sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 32, and if you let the truth will set you free. Saan naman yung truth? Nasa kay Jesus. Hindi naman makita si Jesus. Nasa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God. Ang katotohanan, sabi niya, in the beginning, yung salita, yung verbo, Diyos. Yung ang Diyos, nasa sa atin. Ipapano naman yung mga ugali natin hindi sa Diyos? John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one's come to the Father except for me. Okay, yun. Thank you so much. Ano nga po ulit yung ating pangalan? Brother Jericho Cabing. Jericho Cabing. Meron po bang social media? YouTube or Facebook? Facebook lang po, Jericho Cabing. Okay. May meron kang page? Wala pa po. Okay. So, bantayan niyo lang po. Baka gumawa si Brother Jericho ng page niya o yung pangayong YouTube channel. Please support niyo lang po. Yan po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagsubaybay. Muli, ito yung si Brother Romel Palma ng katotohanan po usapan. Ano po yung masasabi natin sa ating mga viewers? Oo, oh, sa lahat natin. Sa unang pagkakataon, nagkita ka na ito. Nasa team, nandito lang tayo dito sa conference na ito. So, maraming salamat po natin.